Naitala na sa bansa ang ika-apat na kaso ng mas nakakahawang Omicron variant ng COVID-19. Ang bagong kaso ay isang Pinay na umuwi mula Amerika at na-detect habang naka-quarantine. Kasabay nito ang bahagyaring pagtaas sa mga nadadagdag na kaso ng COVID at mga na-ospital na COVID patients sa Metro Manila. Pero sabi ng grupong Okta Research, masyado pang maaga para makita kung pataas nga ang kaso ngayong taon. Yan ang tinutukan ni Leigh Alves. Isang 38-year-old na babae mula Amerika ang pinakabagong kaso ng Omicron variant ng COVID-19 sa bansa. Dumating siya sa Pilipinas noong December 10, sakay ng Philippine Airlines Flight PR-127. May negative pre-departure PCR test. Dumiretso siya sa quarantine facility. December 13, nangati ang lalamunan at sinipon. Kinabukasan December 14, siya kinuna ng swab sample. Lumabas ang positive result noong December 15. Noong araw ding yun, inilipat siya sa isolation facility. On the 10th day, December 24, siya po ay na-discharged without any symptoms at all, with home quarantine instructions, and ngayon minomonitor and iririswab po natin siya. Sa kabuuan, apat na ang detected na kaso ng Omicron variant sa Pilipinas. Lahat ay galing sa ibang bansa. Kasabay nito, naputol ang patuloy na pagbaba ng mga kaso sa Metro Manila. Ayon sa Department of Health, kung noong isang linggo, 77 ang average na nadadagdag na COVID cases sa Metro Manila kada araw, ngayon nasa 115 cases na ang average, tumaas ng 49%. May bahagyaring pagtaas sa bilang ng COVID patients na ina-admit sa ospital at tumaas ang positivity rate o ang porsyento ng mga nagpo-positibo sa mga tinetest. Meron ho tayong nakikitang uptick ng kaso pero it's not significant enough yet, but it is an alarm. It is a warning for all of us that cases might start to increase. So kailangan magtulong-tulong po tayo. Ayon sa Okta Research, wait and see pa ngayon kung patuloy pang tataas ang mga kaso. Hindi pa natin nakikita yung totoong trend. So we'll have to wait until January. Kung tumataas pa rin sa January, then we have to reassess yung situation, USEC. Pero kung tulad ng sinabi natin, temporary uptick lang naman yan dahil sa holidays, dahil sa pagtitipon-tipon. Kung bumaba din yan by January, then wala namang cause for panic. Ang sitwasyon naman sa buong bansa, ayon sa DOH, sa pangkalahatan ay nasa minimal risk classification pa rin sa COVID. Low risk pa rin ng national health system capacity. Bumaba pa rin ang bilang ng mga bagong COVID cases pero hindi na raw ganoon kabilis ang pagbaba. Ang national positivity rate bahagyaring tumaas. So hopefully it is not variant driven. If we need to observe, no, nakikita ho natin na yung mobility natin ngayon ay mataas kumpara po sa mga previous weeks natin dahil nga po sa ating holiday season. Leigh Alves, Nakatuto, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.